So, good morning students. For today, ay hahanapin natin yung epicenter ng isang earthquake using the different datas galing sa iba't ibang stations or sa mga iba't ibang recording stations. So, again, we need to find the epicenter. So, ito yung data natin, yung table natin na kailangan natin kumpletuhin. So, dito, ang laman ng data na to ay meron tayong recording station. At yung sa recording stations natin ay yung sa Occidental Mindoro, Samar, and Zamboanga del Norte. So, na-record nila yung time difference in the arrival time of P-wave and second wave, S-wave or in seconds. So, P-wave stands for primary wave and S-wave stands for secondary wave. So, ito po yung value nila, 40 seconds, 32 seconds, and 36 seconds. So, hahanapin natin ngayon yung distance nila from the epicenter. So, paano natin makukuha ito? Makukuha itong value na to. Siyempre, kailangan natin gumamit ng formula na ito. So, ito yung formula na ating gagamitin. D is equal to time difference times 100 kilometers divided by 8 seconds. So, 100 kilometers and 8 seconds ay nandyan na siya talaga sa formula na yan. So, ano yung ibig sabihin ng letter D? So, yung letter D natin ay yung distance in kilometers. Yung distance dito ay yung makukuha natin na kung saan yun yung layo niya sa epicenter. Next natin ay yung TD or time difference in the arrival time of P wave and S wave in seconds. So, it is already given dito sa ating table. So, paano na lang natin siya kukumputin? Paano natin makukuha yung value nito? So, tara, kuhanin natin. So, ayun, kumuha tayo ng separate sheet of paper. Para hindi natin malungutan yung formula, ay susulatin ulit natin siya. D is equal to TD times 100 kilometers divided by 8 seconds. So, ito yung formula natin. Ngayon, ang una natin kukuhanin ay yung record ng Occidental Mindoro na 40 seconds. So, 40 seconds ang kukuhanin natin. So, dito ay D is equal to TD. Ano yung TD natin? Ito po yung TD natin. Time difference ng isang station natin. So, 40 seconds times 100 kilometers divided by 8 seconds. So, dito, kung makikita nyo naman, ay pwede na nating i-cancel yung dalawang same unit natin. Cancel. So, ngayon, pwede kayong gumamit ng calculator para makompute nyo naman yung hinahanap nyong value. So, ayun, no? Kumuha na tayo ng calculator. So, 40 times 100 is equal to 4,000. So, ayan, 4,000 kilometers. Kasi na-cancel na rin naman natin yung seconds na unit divided by 8. So, ayan, then divide naman natin dito, divided by 8. So, ang total na distance niyan from the epicenter hanggang doon sa isang recording station ay 500 kilometers. Yan. Ngayon yung una nating reading doon sa ating distance from the epicenter. Okay? So, okay, proceed naman tayo doon sa isa. So, sa Samar naman, ang TD na value natin, yung time difference natin ay 32.
32 seconds. So, paano natin kukumputin? Same din. Ano yung formula na ginamit natin? D is equal to 32 seconds times 100 kilometers divided by 8 seconds. So, ganun gawin natin. Cancel natin ang seconds. Cancel. Then, proceed. Okay, gamit ulit tayo ng calculator. So, kung gusto nyo mabilis, ay pwede kayong gumamit nito. Pero, depende kay teacher kung i-allow kayo. So, 32 times 100. Okay, we have 3,200 kilometers. Yun na lang natirang unit divided by 8. Equal to 3,200 divided by 8. So, we have 400 kilometers yung layo ng epicenter mula doon sa SAMAR recording station. So, sa pangatlo naman, okay, kuhanin naman natin yung reading ng pangatlong recording station. So, same formula pa rin. So, ang TD natin dito ay, so, ang TD natin ay 36 naman. 36 seconds. 36 seconds. So, same formula. D is equal to 36 seconds times 100 kilometers divided by 8 seconds. Then, cancel na natin to. Same unit. Cancel. Cancel. So, okay, computing ulit natin. Okay, pwede tayong gumamit ulit ng calculator. Again, depende kay teacher kung kayo ay pagagamitin niya ng calculator or hindi. 36 times 100. We have 3,600 kilometers divided by 8. So, ang value natin ng ating distance ay 450 kilometers. So, ito yung mga values ng ating distance of epicenter from the stations. So, ito. Okay, sige, sulatin natin. So, dito, ang ang distance mula dito sa ating recording station ng Occidental Mindoro ay ang recording dito sa ating recording station galing sa Occidental Mindoro ay 500 kilometers. Yan. So, sa 32 seconds naman, ang naging reading natin ay 400 kilometers. And, yung doon naman sa ating next ay 450 kilometers. So, pwede nyo na siyang gamitin para maging makuha nyo yung epicenter. And mamaya ay yung kasunod niyaan ay ganun din yung ating gagawin. Pero, ipa-flat na natin siya doon sa mapa. Ngayon, para hindi kayo magkamali, bibigyan ko na kayo ng pahapuyaw, ay ito yung value na ginagamit. 1 cm ay equivalent siya sa, or ginagamit siya as tanda lang na yung 1 cm na yon ay considered siya as 100 kilometers. Yan. 100 kilometers. Yan yung gagamitin natin. So, para makuha nyo yung radius ay, ayan, ganyan ang gagamitin natin. So, 1 cm ay 100 kilometers. So, hindi ito yung conversion factor niya, pero yan ay ginagamit para malocate yung epicenter doon sa isang
sa isang lugar. So dito sa 500, so 5 cm ang gagamitin nating representation diyan. Sa 400 kilometers ay 4 cm, then sa 450 kilometers ay 4.5 cm ang gagamitin natin na representation. So maraming salamat at sana ay may natutunan kayo dito. So thank you and God bless.